Next, books of accounts, yung walang kamatayang books of accounts na nire-require yung taxpayer na mag-register o mag-renew ng kanilang manual, ha? Manual books of accounts every year. That is wrong. Okay? Ang manual books of accounts mo ay hindi nire-register or hindi nire-renew or hindi pinapa-re-stamp every end of the year. Mali po yan. So, ako po, sumulat po ako sa BIR National Office at meron tayong reply sa kanila. At sinabi naman po dito, malinaw na hindi nire-register, hindi nire-renew, hindi nire-re-stamp ang manual books of accounts every end of the year. Yan ay required ka lang i-renew o i-register ulit kapag ubos na yung pahina. Any time of the year, not every end of the year lang. Any time of the year, naubos na yung pahina, katulad sa amin, general ledger namin, ubos na yung pahina, updated yung books namin, naubos din yung pahina nun. So, that's the time na you must go to your RDO in order to register your new set of manual books of accounts. In this case, general ledger lang kung ano lang naubos. Gagamit lang kayo ng BIR Form 1905 para mag-register ng panibagong set ng ating books of accounts. Kung ano lang yung naubos at hindi siya every year. Okay? That's common mistake on the part of the BIR na nire-require yung taxpayer na mag-register ng kanilang manual books of accounts every end of the year. That's very common mistake. Isa pang common mistake ng BIR in relation to manual books of accounts ay itong walang kamatayan na blue book. Itong blue book po na ito, ito ay tinanggal na po ng ating train law effective January 1, 2018. Okay, tinanggal na po yan. Ang tawag dyan ay simplified set of bookkeeping records. Tinanggal na po yan. So, hindi na dapat kayo nag-register niyan, hindi na dapat inaprubahan niya ng BIR through our Revenue District Office kasi kinanggal na po yan effective January 1, 2018, hindi na po dapat yan ang ginagamit ninyo. Ang dapat ang ginagamit nyo kung manual books kayo ay ito. Depende kung anong brand yan. Okay, manual books of accounts tawag yan. Ito, wala na po yan dapat, effective January 1, 2018. Okay?